Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Unang Biyernes ng buwan ng Hunyo at ngayon po ay ipinagdiriwang natin ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pakihawakan nga po ang mga puso. Talaga bang nandito ang puso? Pero ito po, no? Ang puso. Mahalaga po ang puso sa isang tao dahil kumbaga ito po yung motor, no? Kapag tumigil ang pagtibok ng puso, titigil lahat ng dumadaloy sa ating katawan at mawawalan tayo ng buhay. Walang buhay ang isang taong walang puso. Pero anong klaseng puso ang kailangan natin matutunan? May iba't ibang puso na umiiral sa paligid natin ngayon o sa lipunan natin ngayon. Kung kaya taon-taon ay pinapaalala sa atin ng pagdiriwang na ito na pagnilayan, pagmasdan ang puso ni Jesus, ang puso ng ating Panginoon. Meron po tayong imahin dyan, no, ng Sacred Heart of Jesus na hindi lang basta nakatago, kundi inilabas pa ang puso, puso na dugo, may dugo, puso na napapalibutan ng koronang tinig, pero ito ay patuloy na nagniningning sa kabila ng mga korona at dugo na dumadaloy dito. Na maganda mo pagnilayan natin, no, na ang puso natin nawa ay maging katulad ng puso ni Jesus. At ngayon nga din po, no, ay hinihiling na makapag-alay tayo ng panalangin para sa lahat ng mga kaparian, para sa sanctification o kabanalan ng mga pari. At nawa ang pari ay lalong-lalo na magkaroon ng pusong katulad ng kay Jesus. O hindi man katulad, pero at least naka-pattern din, no, sa kung paano nga ba magmahal si Jesus, lalong-lalo na, no, sa kanya pong paglilingkod. Hindi tayo makakapaglingkod. Kami mga pari, hindi makakapaglingkod kung walang puso. Pero pusong katulad ng kay Jesus. Kaya patuloy nawa, no, na pag-alabin. Hindi pwedeng mawala ang apoy. No, gaya na sinabi ko, pag tinignan mo yung puso ni Jesus, no, naglalagablab. No, at patuloy itong naglalagablab. Hindi titigil at hindi dapat tumigil ang pagtibok ng puso kahit na nasusugatan, magniningning pa rin ito.
Kasi sa mga narinig nga natin pagbasa, no, sa unang pagbasa, na sa simula't simula pa, iniibig na tayo ng Diyos. Sa simula't simula pa. Sabi nga, no, bata pa lang, nagmalasakit na siya, nagmahal na siya. At kahit na tumalikod ang tao, kahit na nagtaksil ang tao, nasaktan ang puso ng Diyos, patuloy pa rin siyang magmamahal. Kasi yun yung dahilan ng pag-iral natin din. Umiiral tayo, nabubuhay tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, nawa mas makita natin, no, yung panawagan sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat, yung manatili tayong nagpapakumbaba. Kasi di ba, kung tutusin po, no, minsan nasasabi natin na hindi naman natin deserve ang mahalin. Pero minamahal tayo ng Diyos. Sino ba naman tayo para mahalin, di ba? Pero ganun pa rin eh. Walang makapipigil sa ating Panginoon na tayo ay mahalin. Kahit ang kasalanan pa, hindi hinahadlangan o mahadlangan ng ating kasalanan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero nawa, makita din natin ang sakripisyong ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang nagmamahal, handang magsakripisyo hanggang ialay ang kanyang sariling buhay. Kasi hindi ko alam kung naranasan nyo na ba talagang magmahal? Naranasan na nga ba talaga natin? Alam na ba talaga natin yung pagmamahal? Kasi laging ganun, no? Sabi natin, pag nagmamahal ka, dapat mahalin ka, dapat hindi ka nasasaktan, dapat hindi ka umiiyak. Yun yung pananaw natin, eh, yung ideal natin. Kaya pag nasaktan, kapag naloko, ang bilis natin mag-break up. Ang bilis nating sukuan din ang isa't isa. So, alam na nga ba talaga natin yung tunay na kahulugan? Baka kasi nandun lang sa mahal kita, dapat mahalin mo din ako. Yun ba talaga yun kung itong pagninilayan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Eh, ang Diyos, gaya ng nasabi ko, mahal niya tayo kahit di natin siya mahalin. Yun nga lang, pagdating ng araw, eh, hindi ka pwedeng magstay sa langit kung hindi mo minamahal ang Diyos. Eh dito, practice pa lang to, no? Pinupurify yung ating paghahangad din na mahal ko ang Diyos. Okay. Ipupurify ng ating mga karanasan yung sinasabi natin pagmamahal ng Diyos. Kasi napatunayan na yan ng Diyos yan sa atin at patuloy niyang pinapatunayan kung gaano niya tayo kamahal. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Diyos. Kahit sabihin ng mga taong hindi ka karapat dapat mahalin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero pag sumikapan din natin, dapat meron ding effort sa atin, pag sumikapan din natin na maging karapat dapat tayong mahalin ng Diyos. Hindi dahil karapatan natin ang mahalin tayo ng Diyos, kundi dahil gusto ng Diyos na mahalin tayo. At masarap, no? Masaya ang nagmamahal. Nasasaktan man, pero nakakakita, nakakahanap ng dahilan para maging masaya ang nagmamahal. Amen.